Hey guys, welcome back to our channel. My name is Marjan. Ngayong hapon na to, if magagawa lang tayo ng video follow up dun sa na-post ko last time about this string of tears. Kasi nung pinost ko to guys, ang daming nagtanong ng kung paano ko daw ba siya alagaan and kung madali daw bang buhayin ang string of dolphins. So, naisip ko na gumawa ng video na i-dedicate natin dito sa mga hanging succulents. So, ayun guys, kung bago pa lang po kayo dito sa aming channel at mahilig din kayo sa succulents and cactus or sa kahit na anong halaman, please do consider subscribing. At kung dati naman na kayo dito na laging bumibisita sa aming channel, maraming salamat guys sa inyo pong pagsuporta. So, back to our topic. Etong string of tears ko guys, kung matatandaan nyo, pinakita ko to sa inyo nung niligtas ko to. Kasi dati, ang ganda-ganda nito at ang haba-haba. Pinasok ko sa loob ng bahay namin, nilagay ko sa taas ng cabinet at hindi ko alam kung bakit, pero parang mamamatay siya. Nung makita ko siya, nung i-check ko, yung ibabaw niya, nag-dry na lahat. Tapos, pumapangit na yung leaves niya. Itong beads niya. Ayan, mga butil-butil. So, ang ginawa ko, pinutol ko siya at I'm pretty sure nagawan ko yun ng video nung tinanim ko siya dito. Kasi pinakita ko sa inyo kung paano siyang hindi siya malalaglag kapag ka tinanim nyo ng nakahang na ganyan. Natatandaan nyo ba, ginamitan natin siya ng hairpins. So, eto na siya ngayon and buhay na buhay. Iniisip ko maglagay ng isa pang pot dito eh. Tapos, ihuhulog ko siya sa loob ng pot kasi baka mag-ugat din, diba? Tapos putulin na lang natin. Wala, naisip ko lang. And, ayan, yung string of dolphins naman, may nagtatanong, mahirap daw bang alagaan? Ako, hindi. Actually, madali siyang alagaan. Para sa akin nga, parang mas madali pa siya. Parang ka-level nito yung burrow's tail tsaka donkey's tail. Kasi ito naman, ang ka-level nito, string of pearls at saka yung string of hearts. Meron din akong string of hearts pero maliit lang siya kasi namatayan din ako nito dati. So yeah, ayan yung mga strings na medyo nahihirapan akong buhayan. Pero yung iba nating eto, mga hanging succulents, pillow plant, ayan ang ganda niya. At ang ating string of pearls na bagong tanim din to. Hindi siya ganun kaganda kung titignan nyo. Pero, hindi rin siya patay. So, mabubuhay pa yan. And, ayan, konti lang naman ang mga hanging natin dito. Siyempre, ang ating favorite na burrow's tail. Gaya ng sinabi ko sa inyo guys, medyo pakalat-kalat ang mga ganito ko. Tignan nyo ha. Tada! Dito pa. Tinutusok-tusok ko lang siya kasi madali lang siyang mabuhay. Ayun pa pala. Ayan. Mga madadali lang silang buhayin. Etong isang to. Ito guys yung ano eh. Crassula Pagoda Village. Dati mapula to. Pero, nung nagsimula siyang mamulaklak, nawala yung pula niya. Tapos wala, hinang ko lang dyan. Maganda naman siya, diba? So, ayan. Maraming nagtatanong ng aking watering schedule. Alam niyo guys, wala akong watering schedule. Sa totoo lang. Ang siguro, pwede natin matawag na schedule yung late afternoons. Kasi ganun ako lagi nagdidilig. But, kung gaano kadalas, wala talaga akong schedule. Kasi para sa akin, pinapakiramdaman ko sila. When I think they need it, yon dinidiligan ko. Pero kung sa tingin ko, hindi pa. Hindi mo na ako nagdidilig. Minsan, once a week, minsan naman, once every 2 weeks. Noon nga nagkasakit si Habi dati na naranasan ko nang magdilig ng once a month. And wala namang casualty. So, ayan kasi minsan umuulan din naman, di ba? So, nauulanan din sila. So, ayan ang ating mga hanging plants. Ito pala yung ating ruby necklace. Ang taba-taba. Nagugustuhan niya yung pag-ulan and alam niyo guys, na-propagate ko na to. Tignan niyo. Tada! Mga ano na to, mga 1 week na to. Pinapagate ko from this one.
Tingnan niyo, ang ganda-ganda, diba? Ito yung ating shower caddy. Kung gusto man nyo malaman kung paano ko ginawa to, nagawan ko din yan ng video, guys. Hanapin nyo lang yung ating shower caddy project. And makikita nyo yan doon. Tingnan nyo, string of pearls. Kahit sa napakaliit na birdcage ay nabuhay pa rin siya. So ayun guys, ang kalaban lang naman talaga ng succulents ay kung ma-overwater nyo sila. Ngayon kapag umuulan, hindi ko naman sila nililipat ng pwesto, dyan lang sila. Pero kapag kayong medyo matagal na, limbawa over a week na, yon medyo concern na ako. So yung mga alam ko na medyo maselan, pag ganung ano na, stage na, inaano ko na, sinisilong ko na yung medyo maselan. Pero alam ko na mga matitibay, kagaya niya mga yan. Usually itong mga hangin na to, matitibay to sa ano eh. Matitibay siya sa ulan. So kahit iwan ko lang sila dyan, hindi sila naaano. Ayan. Diba? Ang ganda-ganda. I love it. Ayan, meron pa tayong mga hanging plants dun sa puno. Hanging succulents dun sa puno. Ayan, at makikita nyo ang aking mga sinampay. At ang ating next project. Mag-aano sana ako ngayon mag-paint. Pero hapon na. Ewan ko lang kung magawa ko pa yung kasi kailangan ko manang kunin yung sinampay ko, diba? Baka mag-amoy paint. So, ayun. Ito guys, kung mapapansin nyo, inalis ko din yung prenopagate ko dun sa ilalim kasi alam nyo kung bakit. May tumubo kasi itong malunggay. Dati kasi bago ko nilagay yung shelf dito, meron talagang malunggay na nakatubo na mga dalawang dangkal, ganun, ang laki niya. Nung binunot ko siya para ilipat, ayun, namatay. Akala ko wala na, tapos umusbong naman to. So, naiisip ko tuloy ngayon, iaano ko na siya. Ililipat ko ng pwesto. Yung shelf ha, itong malunggay, hindi ko nagagalawin kasi kailangan ko na malunggay sa buhay ko, guys. Napanood niyo ba yung post ko kagabi about this? Ganda niya na pag madilim. So ayun, tungkol sa water schedule lang ating video, pero as usual, kung saan-saan ko na naman kayo dinala, well, alam ko na dahil mga addict naman kayo sa halaman, you won't mind ko ako ay mag-overshare. Parang nag-overshare ako lagi, ano. Ito pala guys, ating wheelbarrow. I-share ko na rin while we're here. Diba, inalis ko yung mga ano-ano dati. Tapos gusto nyo, gawan ko ng video. Kaso lang guys, hindi ko na nagawa ng video. Kasi konti lang naman yung dinagdag ko. Dinagdag ko tong Pat's Pink. Ayan, hindi ko alam kung bakit Pat's Pink ang pangalan niya. Pero kapag winter at kapag maiinit, ano siya, orange. Ito naman yung Fred Ives. Tapos naglagay din ako ng Crassula perforata. Tapos itong ano, nakita nyo na to, diba? Nung inalis ko yung malaking imbricata, ayan yung pinalit ko, yung anak niya. So hopefully lumaki naman yan. And sa mga concerned po sa ating imbricata, huwag po kayong mag-alala kasi hindi naman po siya matay. Papakita ko sa inyo kahit maingay si Missy. Eto na siya guys. Ito na yung ating imbricata na galing dun sa wheelbarrow. Malaki yan. Teka, lagyan natin yung paa ko. Diba, kita nyo ba kung gano'n siya kalaki? Ayan. And ito siya. Inupo ko lang siya dyan and hopefully, mabuhay pa siya. Mukha naman siyang hindi patay, diba? So, sa mga concern po sa ating imbricata, huwag kayong mag-alala kasi buhay pa siya. Ayan siya ngayon. Thank you all guys for watching. Parang yan lang muna ang masishare ko ngayon kasi nakakaramdam na naman ako. Inuumpisa na naman ako ng mga lamok. So, kailangan ko ng magsimulang magligpit para pumasok sa loob ng bahay. And ayan, sa susunod nating video, ang aasahan nyo ay ang ating hand-painted pots. At saka, itong mga ano na to, succulents na to, kung anong gagawin natin dito. Gagawin natin yan one of the days this week.
Kasi marami akong time this week. After tomorrow, marami akong time kasi aalis si Habi. So, ako lang mag-isa dito sa bahay. Well, kami ng anak ko pero may pasok siya. So, during the day ako lang. So, makakapag-video tayo ng madami. Hopefully. So, ayun guys, please do check out our description box kung gusto nyo rin mag-follow sa ating Facebook and Instagram. Kasi nagpo-post ako doon ng mga hindi ko napo-post dito sa YouTube. So, if you want to check us out sa ating social media accounts, please do check out the description box. And syempre, paki-visit na rin po ang channels ng aking mga kapatid. Nandiyan din po yan sa description box. Mga recipes, luto-luto, ganyan. And a bit of gardening. So, ayun guys, magkita-kita tayo ulit sa susunod na video. And sana andun pa rin kayo. Bye!